umaga po. Ito ang Sabayang Pagsasayang Papawid sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350 ng programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Hindi ko na po siguro kailangan pang habaan ang aking introduction sa bisita natin ngayon dito sa studio. Dahil mapabatas o mapabasketball man ang pag-uusapan, kilalang kilala naman siya. At alam niyo po, ngayon ay merong iba't ibang mga reactions tungkol dito sa naging pahayag ng Pangulo kamakailan tungkol sa issue po ng DAP. At ngayon naman ay merong iba't ibang mga pahimakas na merong hakbang na maaaring gawin ang mababang kapulungan na sila ang mag-i-initiate. Oh, alam nyo naman, in legislators, di ba? Kaya ngayong araw po na ito, pag-usap-usapan natin ang ilang mga mahalagang bagay. Ano ba ang binabalak naman ng atin pong mga kaibigan mula sa Kongreso? Ano ang kanilang iniisip at sa kasalukuyan? Ano ang mga maaaring mag-umpisa? Meron ba tayong nangangamoy impeachment? Meron ba tayong nangangamoy naman na laban sa pagitan na naman ng mga kongresista at ng mga nasa judicial o nasa judiciary? Let's welcome back once again to the program ang isa po sa pinakamagaling na three-point shooter noong nakaraang UNTV Cup Season 2. Walang iba kundi si Iloilo 5th District Representative Congressman Niel Tupas Jr. Kong, good morning po. Good morning. Welcome back, sir. Welcome back. Good morning. Thank you. Have a seat, please. And let's get it straight. Well, of course, congratulations sa inyo pong mga achievements na patuloy na ginagawa. Ano? Hindi lang sa inyong distrito, kundi maging sa kabuuan ng Congress. Pero, kinausap ba kayo ng Malacanang ulit ngayon? yung totohanan? Totohanan, hindi. No? Ganyan din na sinabi niyo sa akin. No? Pero kuya, talagang wala nga. Walang communication sa amin ng Malacanang. Mm-hmm. Walang consultation. In fact, mm-hmm. yung nangyari po sa bill na panukalang batas na inihain natin, mm-hmm. yun, ito yung binubuwag natin yung JDF or Judiciary mm-hmm. Development Fund at papalitan mm-hmm. ng mas bagong at mas accountable, mas transparent na pondo. Mm-hmm. Matagal na ko sana ito, kuya. Mm-hmm. So dahil, this, you're saying na ito ay na-file kailan? Na-file lang siya at the time nung last week. So ito ay right after din po ng speech ng Pangulo. Before. Before, pero kasi isang araw lang yun eh. Before? Same day, yes. Ah, before. Okay. Pero sana, final ko na ito last year pa. Mm-hmm. Kasi kung natatandaan po ninyo, kuya, nung impeachment ni Chief Justice Renato Corona, mm-hmm. one of the articles of the impeachment, dun sa isa sa walo, mm-hmm. JDF eh. Okay. So, yung ibang ebidensya, mm-hmm. Nakuha na rin namin yun before impeachment pa ni Chief Justice Corona. Mm-hmm. Pero inihold ninyo? Hinold lang namin kasi nga, at the time, one article lang, pwede na eh, yung SALN Article 2 eh. Oh, pero hinold ninyo yun, but that was the time din na hindi pa dinideklara ang PDAF na unconstitutional. Oh, at the time, hindi pa na pag-uusapan yun. Oh, wala pa yung usapan sa PDAF. Wala no? pa, oh. So parang, okay, modus vivendi tayo dahil hindi naman ginagalaw pa PDAF, hindi namin pakikialaman muna yung JDF. Pero actually, hindi yun namin naisip yun. Yung naisip po lang na namin na at the time yung impeach natin yung Chief Justice. Uh-oh. Kasi yun lang. So after that, it was triggered by the fact also that PDAC was declared unconstitutional. Hindi po. Kasi before pa nung opening ng Congress, tinitingnan po ng Committee on Justice. Ibig sabihin last year, mm-hmm. hindi pa napag-usapan yung PDAF. Ginagawa na po namin yung isang batas mm-hmm. na bubuwag sa JDF so at papalit. Hindi naman ho yun in anticipation nga ng medyo titirahin kayo sa PDAF. Parang may pang-contra kayo. Hindi ho kasi namin alam mo na mangyayari sa PDAF yun, di ba? Parang okay. Nagulat lang tayo lahat. Mm-hmm. At siguro ngayon parang coincidence lang talaga na nagsabay-sabay ito lahat. But mm-hmm. kuya, this is an honest to goodness proposal na lahat ng funds kailangan accountable na transparent. Especially mm-hmm. yung billions ito eh. Ang laki rin. Pero hindi pa ang labas ngayon ito. Yung timing naman ito, parang ang labas eh, sige, total, pare-pareho na lang tayong mawalan. Ganyan ang ginawa nyo sa amin dahil nasaktan kayo sa PDAF. Kaya ngayon, balikan namin kayo sa JDF. Ang tingin ko po, hindi ganon eh. Hindi yung it's a revenge, hindi po ganon eh. Mm-hmm. Ang tingin ko dito is just a system na working yung checks and balances. Okay. Kasi yung Supreme Court, kahit hindi tayo naniniwala, for example, sa kanilang decision, mm-mm. part of the law of the land. So pag mm-mm. sinabi nila yung certain discretionary funds such as PDAF, mm-mm. DAP, unconstitutional, kumukuha na tayo ng guide sa kanila. Okay. At kung
kung yung pork barrel na yan, hindi pwede. Di ba dapat hindi pwede sa lahat yan? Mm, wala, no one is above the law. Sauce for the goose is sauce for the gander. Diba? Parang, diba parang lahat tayo dapat. Pare-pareho na lang tayo. Dapat dun, hindi pwedeng yung isa above the other. So what happens now if in case baligtad rin nila yung decision nila sa DAP? Will you still pursue with this JDF parang hold back tayo dahil binaligtad yung or parang nagiging bargaining chip ngayon ito ng Malacañang gamit ang House of Representatives? Kahit bumaligtad ang Korte Suprema o hindi, regardless, no, wala ho itong relasyon dun sa JDF na bubuwagin. Tutuloy po kami. Tutuloy po kami na i-account namin yung funds. Tatanungin muna namin sila. For 30 years, magkano lahat ito? Saan napunta lahat ito? Hmm. Tama ba yung batas na yon? Pero kahit ibalik rin yung decision nila sa DAP, tutuloy pa rin. Pero ang labas po ngayon dito, hindi na kayo after dun sa whether maipaliwanag nilang tama nila ginamit yung funds, hindi ba? Dahil may batas, meron na panukala ho kayong nakahain ngayon o isinusulong. Yes. That means, as sinasabi ninyo ngayon, whether maipaliwanag ninyo yan, kung tama man ninyong ginamit o hindi, tutuloy namin na bubuwagin namin itong JDF. Bubuwagin namin ang JDF, papalitan namin ng Judiciary Support Fund. Mm-hmm. At ipapalit what namin... It, what does it mean? Yes, opo. Yung... Unang-una, yung pangalan. Opo. Yung Development Fund, dapat di ba parang publiko yun? Okay. Pero ang JDF, hindi naman public yun eh. Mm-hmm. Ginagamit yun na allowance. Mm-hmm. So hindi yung public. Yung support fund lang dapat, that's properly. Dapat tatawagin siyang ganun lang. Pangalawa, ngayon, yung JDF, kahit anytime yan, pwedeng withdraw yan sa bangko ng Korte Suprema. Mm-hmm. Pwedeng gamitin yan anytime. Mm-hmm. Kahit walang itemized detail. Pero kuya, mm-hmm, pag may Judiciary Support Fund na, hindi na pwedeng gamitin yan basta-basta. Kailangan may itemized submission sila, mm-hmm, sa executive. Mm-hmm. Kung saan yan mapupunta. Per detail yan. Let's say sa empleyado. Kasi ngayon, mas mababang sweldo, mas mataas dapat yung Judiciary Support Fund. Okay. So ngayon, parang pahirapan namin kayo ngayon na hindi nyo basta magagastos yan dahil kami, nilaglag nyo din kami. Hindi ko alam pa. Di ba ganun din naman kayo noon na hindi naman din na nadidetali lahat? Basta parang pareho lang din kayo ng nitong JDF. Well, ang end result would be the same. Okay. Magiging itemized lahat ngayon ng paggamit ng pondo. Hindi na pwede yung gamitin ko ito kahit hindi ako mag-report like ginawa ng Korte Suprema for nagre-report sila pero very general, hindi ho itemized. Ngayon magiging itemized na. So with ito pong balangkas ng bill na ito ngayon na ang tawag nyo ay Judiciary Support Fund. Judiciary Support Fund. Yes. Ito po na kabalangkas na ito, sold na kayo dito. Ito na 'yon. Wala nang kailangang i-amyenda, wala nang kailangang palitan. Well, I think meron pa rin kasi meron namang isang bill pa si Congressman Fariñas, Vice Chairman ng Committee on Justice. Mm-hmm. Sa kanya naman, amendment lang. Pero same yung idea, pero hindi siya special account sa general fund. Mm-hmm. Kasi po sa mong special account, lahat ng collection po nila, kuya, hindi na mapupunta sa kanila diretso, kundi pupunta sa national government or national treasury. Mm-hmm. Marirelease lang yun pag may itemize silang special budget na ilan, isusulat nila kung saan mapupunta. Mm-hmm. So I think meron pa rin mga amendments as we go along sa hearing. Pero ngayon kasi ito na yung consultation pa lang. Mm-hmm. Consultation po natin. Kasama na yung mga ibang member ng Committee on Justice. Ito yung lumalabas pa lang. Kasi parang ang nagiging signal ngayon, ang presidente nagsabi, batay sa speech niya, sinasabi niya na, huwag natin pabayaan naman na dumating pa tayo, mag-head on pa tayo, at kailangan pang pumasok ang isang sangay ng ating pong pamahalaan. Yun nga kayo, di ba? Na kayo, parang mag-mediate pa sa atin. Na ito naman, after that, pumutok naman ngayon, ito parang, ang dating kasi, I have to be candid with you. Yes. Ang dating, sa labas, okay, nagpa-file ngayon ng motion for recon ang Malacañang para baguhin ang desisyon ng Supreme Court sa DAP. Tapos eto ngayon kayo na parang kayo naman ang namimilipit sa kamay ng Korte Suprema. Sige, pipilipitin namin kayo pagka hindi ninyo binago yan. Parang sort of that impression. Ano? Kayo ba talagang... Kasi sa bagay, hindi naman kayo aamin kung hindi nga kayo kinausap talaga ng Malacañang. Hindi talaga, no? Hindi talaga. Wala kayong meeting kay La Sherda at kay Quezon. So, hindi kayo nakita sa Dulcinea. Hindi. Hindi kayo nakita. O hindi ko lang kayo nakita hindi, this time. Hindi ko talaga. Oh. Ang
ibig sabihin na kasi last time ganyan din sinabi mo sa akin pero hindi totoo eh. Nagsinungaling ka sa akin noon eh. Sabi mo wala kayong ipa-file na impeachment kay ano kay CJ Corona. Yun pala the following day kay kayo pala may binubuo na isang linggo bago pa lang yung purposely ano, talaga na purposely talaga ako nagsinungaling sa'yo ng kuya kasi oh, so ngayon kasi ang Korte ngayon Suprema, talaga nagsisinungaling ka ulit. Kasi ang Korte Suprema at the time nung Justice Corona pwede na kami stop anytime. Pero ito naman talaga harangin ano harangin. Harangin. Ito naman talaga tunay ito na wala kaming consultation sa Malacañang. Mm-hmm. Ang nung so, speech but you took the signal from the speech of no, the president. No. Kasi ang sinabi ni presidente noon pag ako at least ako noon nakikinig ako sa television, nanonood ako. Ang sabi niyang wag humantong sa mamagitan pa yung third branch. Impeachment yung nakikita ko noon eh. Mm-hmm. Diba? Pero yung kami yung batas for example, batas nung time na ni Marcos pa for example, President Marcos, 30 years na hindi mm-hmm. na-account. Di ba regular namin trabaho yun, kuya, na i-amenda or repeal? Regular ninyong trabaho na matagal nyo nang dapat na ginawa, pero hindi nyo ginagawa dahil meron naman kayong PDAF. Dahil alam nyo, mababalikan din kayo doon. Hindi eh. Kasi ako rin, kasi matagal ko nang tinitingnan ito, pero hindi rin ganong kadaling buwagin ang pondo. Kailangan mo ng consultation kasi I had to consult with lahat eh. Sa Committee on Appropriations, Department of Budget and Management. So, mahaba rin siyang proseso. Oh, but ang tagal-tagal na iniisip nyo na ngayon panahon na to, bigla ngayon, ang dali nyo naman na nagawa. Like for example, kahit last year sana yun, diba? Nung bago pa lahat. Pero yung committee kasi, kailangan mo rin ng, yung house leadership, kailangan mo rin ng consent. So you think that JDF is illegal? The same thing na sinasabi ng ibang mambabatas na illegal daw itong JDF? Do you share the same idea as well? Para sa akin, there will be questions of constitutionality. Mm-hmm. So may mga question ng constitutionality. And they will be the one to declare whether ang it's problema, constitutional or unconstitutional. Ang problema sila magde-declare. Exactly, no? Exactly. So mas mabuti nang hindi tayo, ako, nag-say chairman ng Committee on Justice, mm-hmm. mas mabuti hindi na ako sumali dun sa interpretation ng batas kasi hindi mo naman natin trabaho yon. Mm-hmm. Sa akin lang yung ayusin natin yung pondo. Mm-hmm. Kasi naniniwala ako na may mga questions of constitutionality at legality yon. Pero mabuting isaayos natin yon. How long have you been a congressman, sir? Third term ko ngayon. Third term yun. That means magta-sisyam na taon na kayong... I'm on the seventh year ngayon. Seventh year. Seventh year na yes. Kayo na kongresista. Ngayon nyo palang naisip na illegal yon. Una-una, first term, nung first term tayo. Mm-hmm. Nung first term ko tayo, nung kuya, medyo hindi mo naman, di ba parang nangangapakape. Mm-hmm. Second term natin, puro impeachment yun eh. Mm-hmm. Dalawang impeachment lang naman naging successful sa history natin. At nangyari mm-hmm. yun nung second term ko. Mm-hmm. So right after that, right after the impeachment of Corona, inayos na namin yung JDF na to. Mm-hmm. So if a file sana ito before the opening of... this Congress last year. Mm-hmm. Kasi overtaken by events eh. Maraming mga nangyari. Mm-hmm. Ilang kayo lang nakaisip po nun? Sa dami ng mga kongresista. Hindi naman kayo, hindi naman ho, ibig sabihin, may mga nauna na sa inyo eh. For years, ang tagal, gaano katagal na po ba yung JDF? 1984, 30 years na yon. 30 years na. 30 years gaano na. Katagal na din po yung PDAF? Ganun na rin, no? Ganun din halos. So ngayon, nung nagkasilipan, tsaka lang din ninyo sinisilip ngayon yung ano, dahil hindi lang naman kayong unang kongresista, 1984, dami-dami na yan. Pero ngayon lang din lumitaw. Ngayon lumitaw, at tsaka like for example, at pag chairman ka ng Committee on Justice, may mga makikita ka mga documents rin eh, na hindi rin mapapansin pag hindi ka chairman. Pangalawa, kuya, tingin ko, because na rin of yun, hindi natin makakailayo na nag-converge yung mga pangyayari. Dahil pag sinabi, sila nag-interpret ng batas yung Korte Suprema. Mm-hmm. Pag sinabi nilang unconstitutional yan, mm-hmm. yung discretionary fund, dapat tingnan natin lahat. Mm-hmm. So it should apply to all. Yun ang posisyon ng Kongreso. So ngayon, ito ngayon ang ipinapangako ninyo. Whether magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Korte Suprema with regard to that issue, yes. You will still pursue with these things na yes. ginagawa ninyo ngayon. And you will see this to the end. Well, yun po ang objective natin. Pero hindi lang naman kayo ang isang kalyado, di ba? Yes. So, meaning, pwedeng dahilanin ninyo na hindi, may humarang na iba. Kung sakali mabago sila.
kasi hindi ko rin ho kontrolado. Exactly. Pero ako mismo, I assure the public, yung taga panood po natin, yung publiko, kuya na, kahit hindi ito related dun sa, hindi ito threat. Mm-hmm. Hindi ito threat. Hindi ito parang pinipilipit. Kahit anong mangyayari dyan, oh, iba yun, ito. Siyempre, yun nasasabihin ninyo, pero hindi yun ang impresyon ng tao. Yeah, kaya nga gusto ko ipaliwanag yun sa ating mamamayan. Mm-hmm. Na siguro, this is just democracy at work. Yes. Yung checks and balances, let's say yung Korte Suprema, chine-check niya yung Congress. Mm-hmm. Pidaf niyo, unconstitutional yan. Mm-hmm. Ang executive naman, chinek naman ng judiciary rin, unconstitutional yan. Mm-hmm. Kami naman, yung fund ng Supreme Court, pwede naman sabihin because of our power the purse na mali rin yan, baguhin natin. Sa impeachment cases naman tulad ng Chief Justice Corona, chinek rin namin yung Korte Suprema. So para sa akin, mas nakakabuti ito sa sistema natin na walang isang napaka-sobrang lakas na branch. Na kontrolado niya na lahat. Kontrolado lahat. Oh. So this is democracy at work instead of, di ba, parang instead of negative, we should be positive. Tsaka instead na ang mangyari, eh mag-connive na lang kayo lahat na tatlo. Yes. Di ba, parang Tahimik na lang lahat. At least ngayon, may nag-ingay, pwede kayong gumanti ng pag-iingay. Dahil merong napuna, eh dapat punahin din ninyo at gumana yung checks and balance, which is supposed to be, talagang yun ang nangyari. And kung gumana yung checks and balances, positive kasi yung dating sa publiko eh. Oo. Yung pera na to, di ba? And the result as well. Ang result na to, mas marami mapupunta sa National Treasury. Mm-hmm. Like yung, like, kasi kuya, alam mo yung JDF, nung 1984 yon, konti lang yung source noon. Pero nung 1999, in-expand by judicial legislation ng Korte Suprema, yung cash bond yung mga piyansa natin, ang laki noon eh, yung cash bail bond na confiscated, pupunta na sa JDF yun. Impounded na nila. Because of that judicial legislation ng Korte Suprema noong 1999. Mm-hmm. Ngayon, billions yun eh. Mm-hmm. So kung hindi mo ito ayusin... Na unaccounted, you're saying? Unaccounted yun, hindi namin alam sa Kongreso yun. Uh-huh. Pero wala po ba yung COA report? Meron, may hiningi akong audit report in the last 10 years ng COA. Mm-hmm. At yung napaka-general eh. Yung 2010, sinabi lang ng COA na mali yung ginawa dahil pinautang sa empleyado. Mm-hmm. Hindi yun dapat sa batas. Wala sa batas yun. Okay. Pero as to itemize, hindi namin alam eh. Mm-hmm. So that's why mas maganda yung special audit sana ng COA na we requested. Pero patatagal pa siguro yun. So paano po ang magiging epekto noong special audit na yun dun sa pina-file po ninyo ngayon na will it affect yung inyo pong ginagawa? Yes, it will help. Mm-hmm. Yung special audit, pero sana matapos nila. Mm-hmm. Habang, yung ibig sabihin, parallel sana dun sa hearing, matapos yung special audit kasi magiging isa sa basihan yun. Alright. Pero, hindi ba nangangamoy din ang tipong, kasi, ewan ko kung magiging kakailanganin nyo na naman magsinungaling ulit dahil meron kayong ipoprotektahan, ano? Pero, hindi, wala bang nangangamoy talagang impeachment? Not that I am pushing you to lie, pero wala bang impeachment kayo ngayon na binubuo? At least, meron akong on the record na maitanong ko sa inyo ulit at makapagsinungaling ulit kayo kung kailangan. Before you answer that, we'll pause for a break.